guys! So, unang-una, gusto muna magpasalamat sa sobrang gandang response dun sa Turning Point series na ginagawa ko. Especially dun sa kay Wise. Sobrang nakakatuwa kasi nag-trending tayo sa Twitter and at the same time, sobrang warm ng mga response ng mga tao. Sobrang thankful sila. And natouch sila dun sa mga shinare namin and maraming na-motivate, na-inspire. And iba-iba ng mga feelings yung mga kumbaga-involved dun. Pero overall, thank you very much sa positive response and feedback. Sobrang daming comments. I make it a point na tinatry ko na basahin yung comments as much as possible. So, every time nakabasa ako ng positive comment, talagang ginaganahan pa akong gawin yung serya na yun. And because of all of the success ng Turning Point, I'm doing 4 more na coming up. Rada, si Pauline, yung kilala nyo nagmamanage social media before ng Blacklist, para malaman nyo kung ano yung brand, branding, community, and a lot of other things about the team. I'm doing Dex, tapos si Eson. So, yun yung mga nasa pipeline ngayon. Overall, itong daily vlogging parang nasasanay na talaga ako. And today, isa siya sa mga downtime ko, not in terms of work, but in terms of going outside. So, kasi usually, sabi ko nga, isa sa mga rason ba't hindi ako nagba-vlog before is nakaupo lang talaga ako sa PC. Tapos gumagawa ng mga meetings and talking to multiple people in the company internally. Pero today, gusto ko lang munang i-share yung closet ko. So, hindi ko alam kung napapansin ng lahat, pero mahilig ako mag-accessories, mahilig ako sa mga kakaibang mga type ng jackets, gano'n. Hindi talaga ako masyadong ma-shoes. Pero, parang dito sa kasi sa Philippines, sa totoo lang, parang mostly talaga, yung hilig ng mga tao is parang nag-invest talaga sila sa shoes. Pero ako kasi personally parang since hindi talaga ako masyadong mahilig dun sa shoes, mas mahilig ako sa mga jackets. Pero overall para sa akin kahit ano naman like whatever floats your boat, gawin mo lang kung anong gusto mo, whether simple or fancy or whatever it is, black, white, kahit ano naman yan kasi sa akin fashion is just a form of expression and ang pinaka-importante siguro is napapakita mo kung sino ka. So, yun lang naman yun feeling ko. And just be confident on kung ano man yung gusto mong suotin because it shows who you are and yun yung way of expression mo kung sino ka, diba? Yun yung parang feeling kong important about fashion. Hindi naman importante kailangan na maganda or whatever, ganyan. Basta yung feeling mo, comfortable ka at feeling mo na-express mo yung sarili mo. Sa tingin ko, yun lang. And in line with that, diba, syempre, with Tier 1, we're doing a lot of merch, we're doing a lot of items as well when it comes to Blacklist and Tier 1. So, looking forward ako na makapag-create pa kami ng mas maraming merch as we move towards the point of the company na meron na kami talagang merch department. So, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo some of the things na talagang meron ako dito sa closet. Siguro, dahan ako muna yung mga sapatos. Mabilis lang. Sa mga pinaka-favorite ko siguro ng shoes, as much as di ako sobrang mahilig na shoes, sa shoes, is itong recently ko lang nabili na Jordan 1 na not for resale na shoes. Naaliw ako dito kasi nakalagay sa likod, no photos. Wala lang, parang sobrang unique lang nung design. Hindi naman ako masyado more on mga kumbaga limited and all. Basta nagustuhan ko yung aesthetic, yun ko lang talaga siya binibili. Meron din akong Jordan kasi okay din talaga eh. So shoutout nga pala sa mga tiyo Jordan Manila. So meron din ako nito, white orange na J, ano nga to? AJ6, 5, whatever, kung ano man number to. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyado mahilig sa shoes. So ito lang yung meron ako na Jordan. Meron din ako dito yung nag-opening yata or yung early days ng Jordan, parang ito yung binili ko. Low cut na 11? 11. Uy. So this is my favorite piece ko. Hindi ko siya ito masyadong nasusuot sa Philippines, pero ito, sobrang solid to. Timberland, kung alam niyo itong brand na to. Na boots. Sobrang favorite ko rin yan. Ano pa ba? Siguro yung triple S. Saan may triple S? Ano ba dito? Yung triple S na Balenciaga, meron din ako dito eh. Ayun. Ito, isa rin sa mga favorite ko, itong triple S na Balenciaga kasi wala lang, parang classic piece kasi siya. Tapos, marami rin ako mga cups, kung ano na mga cups dito, like literal halo-halo. Hindi ko na siguro masyadong dadaanan yung mga yan. Tapos, ito talaga yung pinaka-favorite part ko, like maraming talaga akong jacket, kung ano-ano. Pero, mostly nakita nyo naman halos lahat black lang. Kasi sa totoo lang, hindi talaga birong mag-color combination. And most of the time, since ang dami ko nang iniisip, so binlock ko na lang lahat, iniiba-iba ko na lang kumbaga yung mga fit, iniiba-iba ko yung mga ano pa ba, mga fabric para lang to play around. Wala lang, ayun yung mga bagay na parang minsan ginagawa ko lang kasi parang before a graphic designer din ako. So kung creative kayong tao, sometimes nawawalan na kayo ng parang form of parang alam mo yun, ng outlet para ilabas yung creativity nyo.
And sometimes ako, for me personally, dito talaga yung kasi di naman ako magaling mag-drawing, hindi na ako nagde-design ngayon. So, yung lahat ng creative juice ko sometimes, nilalagay ko na lang dun sa mga damit na mga binibili ko. So, yun, fun lang siya sa akin gawin. So, yun, maraming mga black na jacket dito from Bomber. Eh, ito pala, isa mga pinaka, maraming nagre-request itong blacklist na M3. Bomber jacket. Lalabas na rin namin to soon. Ito pa yung mga ibang mga patterns na meron ako. Halos actually pare-pareho lang na black pero iba-iba lang yung mga cut. And meron ako yung ganito, yung ganyan. Hindi ko na masyadong dadaanan. Ano pa ba? To bomber ulit pero iba ng konti yung cut. Tapos meron ako mga ganito. Ano pa ba? Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano pa mga papakita. Ito sobrang wild eh. Pero hindi ko pa ito nasusuot. Ano pa ba? To Adidas. Siyempre, naging partner namin yung Adidas, so support. Torrents, sa mga pinaka sobrang favorite ko rin to. Kasi sobrang ano lang siya, parang hindi siya naluluma. Fear of God na hoodie. Pag may Fear of God ka na hoodie, parang wala lang. Parang hindi siya malalaos kahit the next 10 years. So, yun rin yung okay siguro dun. Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga to. Anyway, dun sa mga shirts naman, marami rin kaming items na mga blacklist. So, siguro sa mga favorite ko na nilabas namin, itong in blacklist, we break the code. Yan. Meron ding tier 1 version nito. Na parang in tier 1, we never settle naman na version. Ito pa. May mga jersey dito na bago pa lang. Ito yung partnership namin with NRX. So, with NRX kasi, kung di nyo alam, yung FPS team na clan na sobrang sikat, yung NRX. So, magpaproduce at ilalabas pa lang namin talaga to. Itong NRX na classic jersey ng ano. Ng blacklist. Sobrang excited na akong ilabas to. Kasi marami nag-aabang nito na FPS players. Some of the other things na meron dito, siguro pants. Marami rin ako mga pants na iba't ibang fit. Meron ako ng mga, kasi diba yung iba skinny, so ako meron ako ng mga parang balloon, yung mga maluwag, ganyan. Meron ako ng mga parang mga super skinny rin talaga. May jogger, may kung ano-ano. So, wala lang. Isa sa mga pinaka parang ano kasi pag all black lang mostly suot mo, siguro importante na meron kang iba't ibang mga sizing para maiba-iba naman. Hindi ka naman mukhang parang ano, paulit-ulit yung sinusuot mo. Ano pa ba? I think yung tier 1 na drop, isa yun rin sa sobrang proud ako itong item na to. Yan. Itong tier 1 drop na to, ito yung first drop na ginawa namin. Actually before, naalala ko, isa talaga sa kumbaga naging challenges namin nung binubuo pa lang namin yung merch line was finding the suppliers, finding kung sino man yung pwedeng gumawa. And during that time, talagang nahirapan kami. So, etong tier 1 na ano na to, na sweater na to, sobrang memorable sa akin to. Kasi una, ito yung supplier na kinuha namin from Hong Kong pa. During that time na kasama ko si Kong, NV for their first international trip. So, unforgettable talaga sa akin yun. And second of all, yung shoot kasi ng first drop was with Emma Nimedes, yung creative director namin na, alam mo na, pumanaw na. Pero, yun, rest in peace sa'yo man. Wala lang, sobrang memorable nito. And nakalagay dito sa likod, yun, Tier 1 Entertainment was founded in 2017. Tapos nakalagay yung mga name namin ni Alodia. Tapos, ito, yung logo sa harap. So, sobrang classic din ito. Like, pag suot mo, parang, sobrang ano lang. Like, hindi rin siya, in a way, maluluma. Kasi yung ganitong shape naman, hindi naman ever naluluma yan. So, sobrang proud rin ako dito sa first drop na to. Kaya, yun. Marami pang ibang type ng shapes na gusto namin eventually magawa. Ito. Itong Rude na hoodie na to. Rude X Puma to eh. Ito yung sa mga parang pattern na gusto namin sundan next for blacklist. Kasi yun, parang iba yung color nandito. Well, anyway, marami pa kami parang mga inspiration at times na gustong in a way sundan. And I'm looking forward kung magagawa namin siya. Overall, today, yun nga, like I said, wala ako masyadong makontent kasi hindi ako lalabas. So, ito na lang yung shinare ko. I know this is a bit more personal and kumbaga, not a lot of people really care about my clothes or fashion, etc. Pero, I just want to be committed to what I said, which is yung mag-daily vlog nga. And gusto ko rin lang pasalamatan si Topper kasi hindi nyo alam kung ano yung level ng sakripisyo na meron siya. Kung pagod na ako sa kaka-daily vlog, mas pagod siya, kaka-edit araw-araw. And the fact na hindi pa kami nag-miss ng isang araw, minsan nag-miss kami ng oras or minute, pero everyday talaga for the past 20 days, tuloy-tuloy kami nakapag-upload. Grabe, grabe yung grind niya. So, yun lang, pasalamatan nyo rin siya, and nakita ko naman pinapasalamatan nyo. Yun lang, thank you rin talaga, Topper. So yun, sabi nga ni Topper, nandito na tayo. Tuloy na lang natin, might as well be dedicated and stay true to our word. So,
Yun, a few more days to go para matapos yung daily vlog. And hopefully, may nakuha kayo dito sa closet ko. Ano pa ba? Wala na. Wala na ako masyado ipapakita. I'm not gonna go into too much details dito. So, yun, this is Strike Gutierrez. Work in progress.